What's up sa inyong lahat dyan? For today's vlog, magre-recrease tayo ng sama nobela natin kasi medyo humihigpit siya lalo na pag bigla tayong liliko. Parang feeling natin nag-i-stack up siya. Yun, so sa tingin ko, nangyari yun dahil yung biyahe namin nakaraan, last week, nung bumiyahe kami, medyo malayo yung biyahe namin. Yung buong biyahe namin, umuulan siya. So, sa tingin ko, nababad ng gusto. Tapos hindi rin naman nalinisan kagad. So, after 3 days, pag-uwi namin. Tsaka pa lang ako nakapaglinis nitong scoopy natin. So, tapos yun, pag biyahe na ulit, naramdaman ko na parang humihigpit siya, lalo na pag lumiliko ka. Lalo na rito sa part na pakanan. So, sa tingin ko, parang na-wash out yung mga grasa natin sa loob. So, gagawin natin, babaklasin lang natin yan. Tapos, i-re-grease lang natin. So, sana sa ganun, umubra na. Lilinisin lang natin, tapos i-re-grease, tapos balik na ulit sa dati. So, yun. Simulan natin itong vlog na ito. Tara, start na tayo.
So yun nga, no. Tama yung hinala natin. So medyo na-wash out siguro yung na-wash out na pala talaga yung ibang grasa. So paghila ko nitong ano. So paghila natin itong pinaka ano ba tawag diyan? Butterfly. Tama ba? Yan, naglaglagan yung mga bulitas dito sa bandang baba. Yan, naubos siya. Oh. Parang wala na siyang laman. Nagrasa. Kaya siguro pag lumili ko, gumaganit siya. Parang humihigpit. Kasi nga wala nang ano, grasa. Yan. Ayan o, oh, lalaglag. Na, sana kompleto pa rin. Tuloy na natin to. Matapos na. So yun nga guys, no. Nalinis na natin tong sa butterfly natin. Ano natin? Nalagyan na ng bulitas. Pati rito sa taas. Nalinis na rin natin. Ito din. So, ang ginamit ko lang pang linis rito ay WD-40, tapos pinunasan ko lang. Tapos konting hangin ng compressor. So, ganun din sa ating mga bulitas. Binabad ko lang siya sandali sa WD-40, tapos pinunasan ko. Yun. Kapit na natin to. Yun. So, nagrasahan na natin. Ay, putang hirap. Basta, yun. Nagrasahan na natin yan. Tsaka ito. Sa taas. So, next natin na ay ikakabit ko na yung mga bulitas. Oh, yun nga, no? Naikabit na natin yung mga bulitas. Pagkatapos natin grasahan. Yan. Kompleto na siya. Pati sa taas. So, hindi na natin na-videoan yung paglalagay natin ng bulitas kasi nga medyo nahirapan ako dahil nalalaglag siya. Wala akong pang ipit eh. Yung parang chani, ganun. Nalaglagan ako ng ilang beses. Hinahanap ko pa. Tanga puta. Ayun, anyway. So, ayan ha. So, install ko na to. Okie dokes. So, yun nga, no, guys. So, dito na natin tatapusin yung video natin. So,
Okay naman yung kinalabasan, yung parang na-refresh natin eh, no? Okay naman, medyo hindi pa ako kontento. Siguro kailangan ko na talaga magpalit ng ball face bearing. Siguro dahil hindi na pantay-pantay siguro yung bolitas or yung dinadaanan niya, yung parang kopa, kopa sa bike yun eh, di ba? Parang kopa niya siguro kumukay na yung abot, yung bolitas, no? So, pag sinalat mo siya, merong mga konti, pero syempre yung konting diferensya na yon ay paano mararamdaman. Parang umaalon-alon siya ng konti, no? Pagka nililigo-ligo mo. So, sa tingin ko, hindi na flat yung surface para dumaan ng smooth yung bolitas. So, siguro babalitan ko na lang yan ng ball race bearing para sa mga susunod pa natin. Doon sa mga susunod natin video. So, hanggang dito na lang itong video nito. Maraming salamat sa panonood nyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Pakihit na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload ko. Mas maganda kung ilalike yung video at mag-iiwan ng komento. Nandito na lang. God bless sa inyo lahat. Woo!